Good evening nga pala. Si Pinoy Web nga to. Si Pinoy Web nga pala to. Hindi natuloy. Ay, natuloy na yung project namin, yung inventory system. Pero, na-stuck kami sa web designer namin para naman makagawa ng dashboard. Pero live na po yung site. Pwede nyo nang makita doon. Kalimutan ko lang yung site. Pero ngayon, gusto ko lang i-share yung ginawa ko gamit yung C#.net. Since na-push ko na dun sa GitHub, visit nyo na lang dito, pinoywebs123/studentinformation. Ito na yung codes ng C#.net. Gamit kong environment is Visual Studio 2017. So, ilaran muna natin itong system natin. Itong system natin ay isang mini system lang po. Ito ay for student information system na may default user at password na admin. Ayun. Ito lang, basic lang yung gawin niya. Tapos, teka lang muna, i-adjust lang muna natin yung data grid. Auto size column fill. Ayun. Start natin ulit. admin valid. So una, mag-i-input tayo ng student ID 3.23, last name is Bonifacio, address Maka Bebe, mail syempre. Tapos yung date of birth niya is ito na lang. Gawin na natin ganito. Yung email naman niya is kkk@mail.com. Contact number niya kahit ano, address niya is biyak na ba to. So, save natin si student data save, tapos automatic na lalabas dito sa data grid natin. So, click natin nyo para bago. Ayun. So, kung gusto nyong i-update siya, like nag-change ng number si or lumipat siya sa Quezon City, update natin. Tingnan nyo, pag nag-click ka ng data grid view dito, nilagyan ko ng features na pag nag-click ka ng kahit na ano dito, makukuha yung data ng cells, lahat ng cells dito sa, at mapupunta sa text box natin. At madi-disable naman si save, kasi nga nag-click ka. So, hindi na magagamit ang save, kasi either pag nag-click ka, either i-delete mo na lang or i-update. So, for this, gusto nating mag-update. Natin yung update. Data updated successfully. Ayun. Pagkatapos naman, pag click mo tong update, madi-disable yung panel. This is one panel ito. Isang panel po to. So, para ma-enable siya, click natin yung new. Click natin yung si Bonifacio, ayun, address niya, Quezon City na. Ito na, nakikita natin dito. So, kung gusto niyo namang i-delete, edi ito lang, delete. So, nawala na siya, new pa rin. Ayun, wala na. Itong statistic feature natin is, gusto ko sana pag-click ang statistic, makikita natin yung number of students per year or in every year. Kita natin dun statistic natin sa school kung gaano karami yung student natin year 2017, 16, ganun. Yun yung huling function na ilalagay natin. For basically, pag sinabi itong CRUD, nandito na yon. Tapos lalagyan natin to ng search, saan ba natin ba na ilalagay dito na lang. Palalakiin na lang natin to. Itong close naman, ito pag hinos mo, merong lalabas na message back na may message button at message button na yes, no, at icon na question mark. Ang code nito is simple lang. Punta tayo sa form 2. Click natin si form 2. Tapos, meron tayong events dito na form closing. Hanapin lang natin yun. Saan na yun?
ito na yung form closing. Makikita nyo to dito sa properties. So for this, gumawa ako ng dialog at nilagay ko at pinasok ko sa at nilagay ko sa isang variable, tapos equal to message show, at nagsasabi na do you really want to exit, and then ito yung message title na may message button na yes, no, at message icon na question. So if yung dialog, ito yung variable natin na dialog is equal to dialog ito into yes. Pag yes, pag nag-click siya ng yes, if he click or she click yes, I dispose the current form to, tapo, and then I close the whole application. But it depends on you kung anong gusto nyo, like anong gusto nyong pamaraan. For me, this is much better para sa akin. Else if yung dialog naman natin is equal to no, pag nag-click mo ng no, is yung E cancel is equal to true. Itong E is predefined na to. Pre-generated variable in our Visual Studio. So pag pinalitan mo to, so papalitan mo rin to. E cancel is equal to true, meaning true yung cancel function natin. So ano pa ba? Ito naman is a daytime picker. So nandito lang yan dito, daytime picker. Okay, ayan, daytime picker. Drag nyo lang yan dyan. Tapos pag na-drag nyo na, dali lang yan, punta kayo sa properties. Tapos edit nyo na lang into custom. Ito, custom format. Date, month, and year. Ano pa ba? Oops. Ito mga text box na naman to eh. Pinalitan ko na lang ng name. Tingnan nyo, text ID. Yung isa naman, last name. Yung save naman is, nag-declare lang ako ng string dito. Tapos, chineck ko kung merong null yung string. Kasi, pag merong isang kulang, parang lalabas na message back na you need to fill up all forms. And for this, kahit nilagyan nyo pa dyan, tapos merong kulang, ayan, hindi, kasi wala to. Ito, okay na to. Save. Ayun. Update kayo. Ortigas City. Ayun, Ortigas na. New Ortigas. Delete natin. New. Ayun, wala na. Dali lang. Yung full code nito, kung gusto niyo'ng makuha ito, in-update ko na sa GitHub ko. Punta na lang kayo dito. Ito na yung whole code ko. Pwede niyo nang i-upload. Pwede niyo'ng i-clone, pwede niyo'ng i-edit as reference sa mga nagsisimula pa katulad ko, kasi baguhan pa lang din ako sa C Sharp. Ito pa nga yung tutorial ko dito, tingnan nyo. Ito yung tutorial ko, kasi bago pa. So sana nakatulong to sa mga lahat ng baguhan pa na katulad ko. Kung meron kayong question or gusto nyong gumawa tayo ng small project using C#.net or web-based naman using PHP with frameworks, MySQL, etc., message nyo lang ako. Okay, salamat.